Dito nakatira ang mga batang artistahin ang natatanging ganda. Apat na magkakapatid na nagtitinda ng sampagita. Wala na silang ama. Isang haligi ng tahanan na nagmimistulang pundasyon ng bawat pamilya. Dahil sa kahirapan, maagang namulat ang mga batang ito. Pagtitinda ng sampagita at pamamalimos ang kanilang paraan upang malampasan ang hirap ng buhay na kanilang pinagdadaanan. Alamin natin ang kwento ng mga batang may tinatanging kagandahan. Yan, good afternoon mga kababayan. At nandito po tayo ngayon sa patay na release po ito. Ano? At binalikan po natin yung mga bata na naitampo po natin ng nakaraan. Na sila po yung namamalimos at nagtitinda ng sampagita para sa pangkain nila sa araw-araw. At papasyalan po natin sila sa kanilang tahanan. Tatanungin na rin natin ng mga katanungan ang kanilang ina kung bakit nagtitinda at namamalimos ang mga bata. Kung may mga bagay-bagay pa na mga dapat nating alamin ano, para kahit papano ay makatulong tayo sa pamilya ng mga batang ito. Sayang at magaganda itong mga bata na to at sana makapagtapos ng pag-aaral ano, para kahit papano pagdating ng araw ay magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Tara po at pasyalan natin sila sa kanilang tahanan. Dito po sila nakatira. Ito po pala ang kanilang bahay ano, at andito ata yung mga bata. Yan, hello be, kamusta kayo? Oh, ito pala yung mga bata oh. O, kamusta na si Kambal? Okay lang po. Ha? Okay lang si Kambal. O, ikaw, Kambal, isa. Okay lang po. Ikaw, si Sunog. Sino si Sunog? Ito po. Ay, ito si Sunog. O, si Sunog po ay, kaya po siya tinawag ng Sunog kasi po, nung bata pa po siya ay, nasunog po ang kanyang paa ng gasera nung nagkasunog po sa lugar nila. Ayan. Oh, grabe ano. Buti hindi siya talagang napuruhan. Kawawa naman si Sunog. Kaya po ang bansag sa kanya ay Sunog. Ano? Ikaw, sino ka naman? Si Pyong. Anong palayo mo? Pyong. Pyong? Si Pyong. Dalawa po pangalan ko. Anong isa pa? Anong isa pang pangalan? Dalawa lang. Ah, dalawa lang. Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw naman si Utot. No? Oo, si Tot siya, di ba? Si ikaw, B. Kapatid niya pa yan? Apo. Anong pangalan mo? Generous. Ha? Generous. Ba't ang dami niyong palayaw? Diyos ko. Ayan po, dito po sila namumuhay sa lugar na po ito. Ano? At andyan ba yung mama niyo? Opo. Tara, samahan niyo ako. Punta na rin si mama niyo. Ayan, andyan ba? Ayan, magandang hapon po. Hello po. Ay, si ate. Ayan. Oh, dito na kayo, mga bata. Dito pala kayo nakatira. Ano, dito kayo. Tabi kayo dito sa akin. Dali. Dito kayo. Po kayo dito. Ikaw, si ano, ito pala yung isa. Yung nakatira din po ito sa bahay nila ate. Ate, ano pong pangalan nyo? Judy Ann po. Ah, si ate Judy Ann. Kayo po yung magulang ng mga bata. Ate, tanong ko lang po, ano? Sino po ang kasama nyo dito sa bahay nyo? Yung mga anak po, tapos yung nag-iasawa ko po ulit. May bago. O, kaso po wala po dito kasi nagpapagaling po siya. Ay, may sakit? Opo. Bakit po, ilan na po ang nag-iasawa ng ate? Pangalawa lang po. Pangalawa. Pero ito po, mga anak po ito sa?
yung taon ako pa. Yung unang asawa. Sa pangalawa po, may anak kayo? Wala po. Hmm. Oo, dito pala kayo nakatira, ano? At kami po yung ano, patagpo sa mga bata na ito. Nakita namin, kitinda silang sa pagita. Opo. At the same time, namamalimos sila, ano? Ganito pala ang kalagayan nyo. Grabe yung ano nila, kalagayan ng bahay nila. Oh. At may anak po si ate. Ano, ito ang mga anak niya, oh. Ito, at saka ito, ano? Tapos itong dalawang kambal. Itong kambal na to. Hmm. Tapos ito po si, ano ang pangalan mo, be? Si Andrea ay nakikitira po sa kanila. Ano, at may problema din po ito sa pamilya, kaya po andito sila. At salamat kay ate dahil nagawa niya pa rin kupkupin si Andrea sa kabila ng ganitong kalagayan nila. Ano? Ate, ano pong pinagkakaabala niyo sa buhay? Ano pong hanap buhay niyo sa araw-araw? Pag ano po, nagkakaroon po kami po na binibili po namin ng sampagita at sinatuhol po namin. Tapos yung pinagkakataan po, pinagkakasyalan po namin sa pagkain po namin sa araw-araw. Pagkain sa araw-araw. O kaya pala magaganda itong mga anak dahil maganda rin yung nanay nila. Ano? Pero sana swertehin ka na sa pangalawa mong asawa, ano? At maging maayos yung buhay nyo. Oo, dahil sa kalagayan nila dito, talagang ang hirap ng ganito na halos wala po silang dingding. At hindi ko sukat akalain kung anong sistema pag naulan, ano? Dahil talagang papasok ang tubig. Dahil wala talagang kadingding-dingding ang ibang parte ng tahanan nila. Ano, ito po ay nasa release po tayo at maaari pong paalisin sila dito sa anumang oras. Dahil ito po ay ano pa ng release, ano? Ayan. At ate, sa dumadaan na araw, mga araw sa buhay nyo, gaano kahirap yung buhay na dinadanas nyo? Gusto mo ba to, ate, na bilang nanay, kagustuhan mo rin ba to na yung mga anak mo nagtitinda? Or ito lang talaga yung paraan para hindi mabuhay? Po, sir, hindi ka po to kagustuhan na nagtitinda po yung mga anak ko. Eh, wala naman po kami magagawa kung ganito po yung buhay na pinigay sa amin. Kaya pinagkitisan po namin kung ano po yung meron sa amin. Okay na po sa amin yun. Talagang pinagtsatsagaan nyo na lang? Pinagtsatsagaan na lang po. Kung ano yung meron, okay. Yun na lang. Sa araw-araw, anong madalas inuulam nyo? Kadalasan po itlog. Pag wala po talagang ulam, nagnanimitas po kami ng malunggay, ilalagyan na lang po namin ng magic syrup. Malunggay para may pang-ulam lang po. Malunggay lang nilalaga nyo? Apo. Tapos nilalagyan nyo lang ng pampalasa? Apo. Buti yung mga anak mo, hindi naman sila masilan. Hindi naman sila maarte. Kumakain din sila. Opo. Mm-hmm. Ate, gano'ng kahirap yung dinadanas yung buhay? Sobrang hirap po, sir. Kahit sobrang hirap po, kayanin po namin to. Basta sama-sama po kami ng mga anak ko. Yung mga pagsubok na dumadaan, kaya naman natin yung malampasan, ano? Opo. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos. At alam ko naman na lagi siya lang dyan, ano? Hindi niya tayo pabayaan. Opo. Lalo na yung mga anak mo ate, mga babae, ingatan mo sila dahil malay natin balang araw, isa sa kanila yung magtaguyod sa inyo at mabago yung buhay nyo. Ano pang mga ano ate, ano pang mga pagsubok na mga pinagdadaanan nyo sa ngayon na gusto mo na mabigyan ng solusyon? Mga pagsubok po kahit gano'n po kahirap, pakayanin lang po namin kahit nagtinda po kami ng sampagita. Maano, kahit ganito lang po yung bahay namin, kayanin po namin. Ano ba yung gusto mo na mangyari sa buhay nyo kung sakasakali? Kung pag-aano naman po ng Diyos, kahit ano pong bigay na buhay sa amin, patawad po namin. Kung ano yung pagkakaloob. At yun ang maganda, ano? At ang importante, kahit gaano kahirap yung buhay, sama-sama silang pamilya, ano? At talagang nagtutulungan, gaya ng mga batang to. Maliliit pa sila, pero namulat sila sa paghahanap buhay ng maaga, dala ng kahirapan. Ano? Ikaw si, ano? Si Jennifer. Si Jennifer. Oh, Jennifer, gaano kahirap yung buhay nyo? Sobrang hirap po.
Sobrang hirap. Napagod ka na ba? Napagod ka na? Hindi ka napapagod? Para, hindi po. Para mabuhay lang kayong pamilya? Opo. Ano ba yung pangarap mo? Anong pangarap mo, Be? Sumikat po. Sumikat? Gusto mong maging artista? Oo, maganda ka naman. Maging ano ka lang, maging positibo. Ano? Ayaw mo ba na maging doktor? Nurse? Teacher? Ayaw mo? Kawawa naman sila, ano? Dahil sa murang edad nila, nakakaranas sila ng mga hirap sa kalsada. At talagang nakataya dito yung buhay nila dahil hindi naman natin alam kung ano yung mga maaring mangyari sa araw-araw, ano. At ito si ano, halika dito, Be. Halika dito. Anong pangalan mo uli? Jennifer. Si ano, ito Jenny si Jennifer, halika dito. Upo ka dito. Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? Pangarap po. Ano? Pangarap. Anong pangarap mo? Maging isang nurse, teacher, ano, pilo, ano, yung stewardess, anong gusto mo? Pangarap ko po, gusto ko. Ano bang gusto mo? Maging isang, paglaki mo, anong gusto mo maging isang? Maging teacher. Teacher? Gusto niyo daw maging teacher, ano? Kamusta yung buhay niyo? Ayos lang po. Hindi ka pa napapagod sa pagtitinda araw-araw? Sa pagmamalimos sa kalsada? Kaya dapat magsipag, ha? At balita ko po, itong mga bata na ito ay nag-aaral. Nag-aaral sila, pero wala silang uniforme. Sila lang yung kakaiba sa mga batang mag-aaral sa loob ng classroom nila. Dahil sila ay naka-ano lang po, yung pambahay na damit. Yun lang po ang sinusuot nila para makapag-aral lang. Dahil ultimo uniform, wala po silang uniform. At nagsusumikap naman yung mga bata. Sa gabi po, nagtitinda silang sampagita. At sa umaga, ay mag-aaral sila. Para kahit papaano, hindi sila mapag-iwanan. Nangyayari po ito, yung mga ganitong bagay, dahil po sa hirap ng buhay na kinakaharap ng pamilya nila. Wala po yung tatay nila. At sana malampasan nila yung pagsubok na ito, ano? At ikaw, Be, halika. Ito po yung pangalawa, dahil tambal nga itong isa. Ito po yung pangalawa. Kamusta ka naman? Okay lang po. Okay lang? Nag-aaral ka? Di pa po. Bakit? Ba't di ka nag-aaral? Ayaw po payagan ng mama ko. Ayaw ko pa payagan? Kasi bata ka pa. Di ba? Ilang taon ka na ba? 5. Lima. Hindi pa pwede ata ang 5, di ba? 6, no? 6 na pwede mag-aral. Anong gusto mo maging paglaki? Teacher. Teacher din, ha? Tuturuan mo yung mga bata na walang kakayanan makapag-aral. Ang ganda naman ang pangarap mo. Ikaw, bunso. Alika, bunso. Hindi. Dito, dito. Alika dito. Dito ka. Dito ka, baby, sa kabila, baby. Kaya kasapin natin si Bunso. Bunso, kamusta ka? Okay lang po. Ano ka, babae ka? Ha? Anong pangalan mo? Jenny Ann po. Jenny Ann. Kumain ka na? Oo. Anong inulam mo? Itlog po. Itlog? Araw-araw ka ba nag-iitlog? Oo. Nagsasawa ka na ba sa itlog? Oo. Ha? Oo. Nag-aasawa na daw sa itlog. Minsan, anong ulam mo bukod sa itlog? Isda po ulit. Isda? Anong isda? Yung tuyo? Tuyo o yung fresh? Tuyo. Tuyo? Kawawa naman itong bata na ito. Ano bang gusto mo paglaki? Anong gusto mong maging paglaki? Doktor? Abogada? Ano gusto mo? May pangarap ka na ba? Po. Anong pangarap mo? Mako po. Mako. Ano no? Ito. Ano? Ayun. Ay, hindi mo alam pa. Bata pa kasi siya. Eh, hindi niya alam. Basta mag-iingat, ha? Oo po. Tapos, maging mabait na bata. Kayo, ha? Maging mabait kayo na bata. At
sundin yung binibili ng magulang para hindi mapariwara at mag-iingat, lalo na pag napunta ng kalsada, nagtitinda ng sampagita. Yung pagtitinda ng sampagita, hindi masama. Ano? Ginagawa nyo to para makatulong kayo sa mama nyo. Si mama nyo yung nag-aasikaso ng mga paninda. Ano? At minsan nagtitinda din yung nanay nila. At ang yung lolo po nila is nagpa-parking po sa Jollibee. Ano, yung mga ganitong estado po ng pamumuhay ay hindi naman po masama, ano? At talagang nagagawa lang nila ito dahil sa kahirapan ng buhay. Ito po si ate, ano, yung nanay po ng mga bata. At sasabihin niya po sa atin kung gaano kahirap yung buhay na pinagdadaanan nila. At mananawagan siya sa ating mga kababayan na may mabubuting puso na maaaring makatulong sa kanila dahil sa kalagayan nilang ito. Ano? Ayun si ate. Nananawagan po ako. Ako po si Judy Ann Bayan po. Nananawagan po sana ako sa inyo na humihingi po sana ako ng konting tulong. Sana po natulungan niyo po kami sa pamumuhay po namin kahit sobrang hirap po. Ito po yung bahay po namin. Sana matulungan niyo po kami na makapagano po sa pang-araw-araw po namin dito sa mga anak ko. At sa para pang ano-ano lang po namin sa pang ano sa mga nag-aaral ko pang mga anak. Sana po matulungan niyo po kami. Ito po yung bahay po namin na wala po kaming lingding. Sana po matulungan niyo po. Yun na po masasabi po. Oh, ano ito mga bata? Bakit bibat malungkot kayo? Mababa naman itong mga bata na ito, ang liliit pa. Ay mga kababayan, ano? At sana'y mapansin niyo po yung kalagayan ng mga batang ito. Dahil talagang napakahirap ng buhay nila. Ayan, sa ngayon po, papaabot po muna tayo ng tulong. Tulong pinansyal para po kahit papano hindi muna makapagtinda yung mga bata ng sampagita. At may makain po sila mamaya pagsapit ng gabi, ano? Ayan. Ito ay ate ay galing po sa Bench TV team, ano, tulong para sa inyo para kahit papaano mabili kayong ano pagkain mamaya. Bili po kayo ng bigas tapos bili kayo ng pagkain nyo ng mga bata, ha ate, tanggapin mo 2,000. Sir, maraming salamat po sa binigay niyo pong biyaya sa amin para may pagpula po kayong pagkain. Papasalamat po ako sa inyo. Maraming salamat po. Huwag mo munang pagtindahin yung mga bata, ha? Apo. Kasi ano, napakadelikado ng panahon ngayon. Hayaan mo at ano, nandito kami, gagabayan namin kayo para sa mga batang to. Kakaawa sila, oh. Gugutom ka na, bunso? Hindi pa. Anong gusto mong ulam mamaya? Hotdog po. Hotdog? Gusto mong hotdog? Ikaw, Be, anong gusto mong ulam? Isda. Isda? Ikaw, ano? Itlog po. Itlog? Itlog na naman. Gusto mong ulam? Ayaw mo ng fried chicken? Gusto mong fried chicken? Ikaw? Chicken po. Chicken? Kawawa naman to. Ikaw, Be? Kahit ano na lang po. Kahit ano na lang. Ikaw, namiss mo yung mama mo? Kapatid mo? Namiss mo sila? Gusto mo sila makita? Mahal mo ba sila? Kaya magsamikap ka, ha? Para mabago yung buhay mo. Bata ka pa, marami pang pwede mangyari sa buhay mo. Ano masasabi mo sa kapatid mo? Sana kapatid mo, ingat ka dyan. Kaya babalik din ako dyan sa inyo. Bakit ka ba umalis? Lagi naman po kasi ang pinapagalitan ng papa ko. Lagi ang pinapagalitan? Basta, lahat ng pagsubok may solusyon, ha? May katapusan. Lagi kang magdadasal, ha? Huwag mong isipin na pinapagalitan ka ng papa mo o pinapalo ka dahil hindi ka mahal. Baka may gusto lang siyang ipaalala sa iyo. At dahil paraan lang yun para isa kang, maging isa kang mabuting bata, ha? Huwag mong tatanim ng sama ng loob sa magulang, ha? Dahil yung pagsilang pa lang nila sa atin dito sa mundo ay napakalaking bagay nun.
na naranasan natin na mamuhay, nagkaroon ng sariling buhay dahil sa kanila, ha? Huwag ka magtatanim ng samang loob sa magulang mo, ha? Mag-ingat lagi kayo, ha? Pag nagkikinda ng sampagita, mag-ingat. Mayamat, minsan dadalawin natin sila, ha? Yan po, nakakaawa si Andrea, ano? At dito na po muna, mga kababayan, nagtatapos ang kwento ng buhay ng mga batang ito na nagtitinda ng sampagita. At abangan niyo po ang mga susunod pa na episode ng pagtulong natin sa buhay nila, ano? And maraming salamat po at sa mga sponsor po ng Boom Veg TV Team. Thank you so much sa kabutihan ng inyong puso at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ano, anumang pagsubok ay may hangganan. Ibinigay ito sa atin ng Diyos dahil kaya natin lampasan, ha? Ayan, mga baby, halika na kayo dito. Babay na doon, no? Ayan, babay po. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you so much and God bless. Please like and share po ng ating video. Maraming salamat po. I love you all.